Señor Antonio, makasaysayan ang ating ginawa para sa ating bansa. Hindi na tayo makakalimutan ang ating mga nasasakupan. Naniniwala ko dyan. Pero, Señor, dapat pagtunan natin ang pansin ang nasa paligid natin. Señores, cerveza. Salamat. Salud, Antonio. Kailangan natin magpadala ng mga sundalo. Isang batalyon. Sa Pandakan, Santa Ana, San Palok, kung hindi tayo magpapadala sa Intramuros. Maaari nating ilagay ang mga sundalo sa ilalim ng pamumuno ni General Mascardo. Huwag si Mascardo. Tigas ang ulo ng taong yan. Bastos. Walang galang sa mga taong nakakataas sa kanya. Sa iyo lamang daw siya susunod. Ah, Señor Felipe. Felipe Buencaminong, nakilala mo na ba si Antonio Luna? Ang nakababatang kapatid ng Batikang Pinto na si Juan Luna. Siya ang hinirang kong representante ng Ilocos Norte. Kilala kita. Kilala ko rin ang pangalan mo. Antonio Luna. Kinagagala ko kayong makilala. Señores, paumanin. Salud, Señor Felipe. Salud. Ngayon, paano mo nakilala si Luna? Si Antonio? Kinirekomenda siya sa akin ni Señor Felipe Agoncillo. Nasa Hong Kong pa lamang kami, mataas na ang pagtingin at respeto sa kanya ni Felipe Agoncillo. Siya ang gagawin kong direktor de la guerra ng ating hukbo pagkatapos ng kongreso nito. At bakit, Señor Felipe? Ngayon, mag-ingat ka. Si Antonio Luna ay isang kilalang nagsuplong sa mga Kastila kung sino ang mga napasama sa Katipunan. Walang kasigsama. Ngayon, kasama na natin. Direktor de la guerra. Mukhang napapabilis ang pag-angat ng isang balimbing o isang traitor. Nabalitaan ho namin na nauna hong magpaputok ng mga baril ang mga sundalo Amerikano sa kadahilan ng hindi paghinto ng dalawa nating kawal. Pues, sulatan natin si Señor Otis. At sabihin ninyong wala tayong intensyon na maging agresibo laban sa kanila. Ang Estados Unidos ay tinuturing nating kaibigan. Ang mga nangyari sa San Juan del Monte at saka sa Santa Mesa ay pawang simula na hindi natin pagkakaintindihan. Mahirap sigurong ituring kaibigan ng Estados Unidos kung klarong meron silang balak na gawin tayong kolonya nila. At bakit mo naman nasabi yan, General Luna? Ang titulong ginagamit nila sa pagtawag kay Señor Otis ay gobernador. Gobernador ng Islas Pilipinas. Gobernador ng isang gobyerno. Sa ngayon, nasa Maynila lamang sila dahil nandoon ang mga Kastila. Ang nakalulungkot ay may usapan ng Espanya na sa Amerikano sila susuko kahit nandito sila. Ang usaping yan ay base sa pagsuko ng mga Kastila sa mga Amerikano sa digmaan nila sa Cuba. Walang base yan dito sa Pilipinas. General Luna, General Noriel, General Mascardo, paligiran ninyo ng ating mga tauhan ang labas ng Maynila. At siguraduhin lamang ninyo na walang makakalabas sa puwersa ng mga Amerikano. Oo, itutuloy natin ang ating liham kay Señor Otis. Ngunit hanggat maaari, walang magpapaputok. Maliban lamang kung lalabas sila ng Maynila. Siguro naman ngayon, kinikilala mo na ang otoridad ko. Opo. Opo. Opo, Señor. Susunod ka na. Ngayon, sa lahat ng iutos sa'yo, ng nakatataas sa'yo. Opo, Señor.
Igulong siya! General! General! Humihingi na po ng tulong si General Del Pilar sa Kinga. Papasok na rin ang mga Amerikano sa Bagbag. Ikaw nagpadala nito, no? Hindi po, Senyor. Ang tao mo nagdala dito nito! Para mapabalikano! Hindi po, Senyor. Pulol! May isang proposisyon ang Estados Unidos galing kay Secretary John Hay sa Sherman Commission na bibigyan nila tayo ng autonomiya at magkakaroon ng konseho na puro Pilipino sa pamahalaan. Pero, pamumunuan pa rin tayo ng gobernador-general na Amerikano. Baka mas maiging tanggapin natin ang proposisyon na yon para maiwas sa isa pang gera. Kung may garantiya ng autonomiya. Pagod na ang mga tao eh. Bakit pa tayo napunta dito? Kung magpapaalipin din lang tayo. Talagang madaling sumuko ang mga traidor. Siguro nga. Bakit kaya hindi kang sumuko? Tutal, lagi ka naman talo. Tulad sa Bagbag. Inuna mo ang personal na away kesa sa laban. Kaya, talo! Oh! Hey, Luna! Kalma! Kalma, Antonio! Kalma! Malaking tinik si Luna sa atin, Don Emilio. May utos siyang lahat ng kalalakihan. Obligadong sumama sa hukbo at lumaban anumang digmaan. Ang hindi sumama, ituturing na traidor at parurusahan ang kamatayan. Bagamat siya ang pinakamataas na pinunong militar, ang utos na yun ay para sa mga sibilyan. Handa siyang pumatay ng sibilyan. Para-awa na! Senyor, ito na lang po yung bigas na may ibibigay niya sa lahating kaban. Akala nila siguro madadaan nila tayo sa awa, no? Sa panahon ng digmaan, mararamot, pinapatay, tulad nito! Alam niyo na ang gagawin niyo sa susunod. Telegrama ko para sa inyo, mula kay Pangulong Aguinaldo. Ihanda niyo ako ng special na tren. Duluwas ako ng kabanatuan. Opo. Traidor. Nasaan ang presidente? Nakalis na. Nakalis? Tumiligrama siya sa akin. Sinabi niya sa akin, mahalaga mag-usap kami. Tapos umalis siya. Nakaalis na. Kanina pa. Sayang niyo ang oras ko. Pare-pareho kayong walang disiplina! Inutil! Hindi dapat humahawak ng rifle ang mangmang ng katulad mo! Mas maraming madidisgrasya sa katangahan mo! Anong ginagawa mo rito? Huh? Di ba pinatanggal na kita? Ha? Huh? Uwas ka? Hijos de Diablo! Mga kabuloy! Ah! 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 Ah!
Ano ginagawa nyo kayo yan? Kunin mo ang telegrama sa busa. Marami ang nagbibintang na ako ang nagpapatay kay General Antonio Luna. Subalit kung gusto ko siyang ipapatay, hindi ba't mas madali at mas malinis kung uutusan ko ang isang sundalo na barilin na lamang siya sa gitna ng isang labanan? Ang malaking pagkukulang ko ay ang hindi pag-imbestiga sa kanyang pagkamatay. Maraming mga general ang may galit kay General Antonio Luna.